ay sabi na namin, no one is left behind. Kung ano yung sinabi yung po yung kanila, no? Sa pulong ng pamilya. Kasi bakit tinawag kay Jesus si Mateo, isang publikano, isang makasalanan. Kung ito ang isang makasalanan, kung isang public yung manusina, na pwede tawagin ni Jesus. Ibig sabihin, kung pwede yung tawagin ng Diyos, tayo pwede tawagin, tayo pwede tayo lahat ang Diyos sa Diyos. And then yung lindig kahapon, o yung kumakalala, yung lindig kahapon nila, may iba't ibang kalawag ng Diyos. Mayroon ibang pinuruan na mag-pilis. Hindi pa lang ang ipabalis. Pwede hindi na kasi pinagalaw sa akin ng Diyos eh. So ano yung participatory? Hindi yung pinagalaw sa akin, hindi lang ang pinagalaw ko eh. And no one is better than the other. Hindi na ako gano'n na ako yung araw ng mikropono, mas magaling ako doon sa nagpapalis. Hindi. Pareho tayo. Pareho tayo ang pagaling sa Diyos kasi bakit? Ito lang yung pinagalaw sa akin, ang pagbalis. Ang magwalis ng simbahan. Yun ang ipinagkaroon sa atin. Kaya, with the speak of the self-confined of Jesus Christ, kung ito ang participasyon ko rito, hindi mo aking pabili ko. Ang pahayin ko po, na ang pabili ko, nung may awa ng mikropon, kapareho ng mikropon, ang papa. Bagaman ang papa'y bilang kailangan natin, hindi na pwede lang ang mga papa. Kahit ang mga babagis, kasi bakit? It is a state of faith. Yun ang mistake of ang pagbibig ko. That is the central mind of our Lord Jesus Christ. Bakit? Nakakamang isa ang biyaya na ibigay sa atin ng Diyos. Ano yun? Ang dami. Ang dami. So, kaya kapag sinabi natin paglilingkod, maaaring yung pamamahala ng paglilingkod mo, maaaring sa tingin mo ba mas ka. Pero sa may nakuntang mo dapat, ano ang ibig sabihin? We all participate. Lahat tayo, iisa ang aming pagkilos. Iisa yung aming pagkukuha. At saan tayo patulong lahat sa yung paglilingkod? Magkaliba lamang tayo na pamamaraan ng paglilingkod. Pero kahit na magkakaroon tayo ng pamamaraan ng paglilingkod, iisa ang ating tinutukoy. Hindi yun ang pag-isipasyon natin. Pinamahala. Welcome and respect. Yan. Welcome and respect. Alam niyo naman yung panahon na ito, parang respect na mawala. Mawala yung respect. Nawawala rin yung respect. Gusto natin kung isa ay sana po makita natin na kung iba ito, iba ito. Hindi ka pa po lang respect. Kahit na iba ito, hindi po kasama ito. Dapat natin yung respect. Doon na tayo ang mga sa mga pas na pito ng house guest na nila ni Lala and the ladies over status as guest. After that, the disciple who was the Peter is master to the ladies with the lack of respect. Thus the first of all, this is for them that actually increased was the servant time involves in his care even by the spirit of God and respect for the people serve. His spirit is a very spirit of an original welcome and respect. Not as a spirit of selective respect based on human standards of worthiness, importance and dignity, like money and power. Kapag tayo lumanggap ng musika, pare-pareho kaya yung respeto natin? Pare-pareho kaya yung respeto natin? So, bahagi ng pag-iyos. Kuminsan, sabi na natin, iba lang yung may pera. Iba yung may posisyon. Kung sa kaya kayo pagpapalo, kasi yung respect ko, welcome and respect, pare-pare tayo sa harapan ng
respeto ng Diyoko, ang pinag-inaman ni Kele, yung huwag natin gayayin sa letter respect based on human standard of worthiness, importance, and dignity. Hindi, kasi ang nangyay, basta kayo lang yan. Nagawalis lang yan. Ang hindi ko sa bahay eh. Kahit nagawalis lang, kapareho natin ang hindi ko na. Maaari lang siguro iba yung dalit mo kaysa doon sa pasorero. Pero, do we give the same respect? Do we give the same respect? Next. Silent worker. So, welcome to respect. If you don't mind, I'm going to talk about this is a meeting for silent worker. Silent worker. Alam mo niyo sa kapag pinag-usapan natin ang silent worker. Alam natin sa parokya, kung sino yung pag-ingay, yun ang walang ginagawa. Pero sa ako, ay na-intensify pa natin. Na-intensify natin na rin yung silent worker. Yung silent worker. Alam mo kasi, ito, kinakailangan na kasi i-reinforce natin kasi bakit hindi ito yung kultura na daibig. Hindi ito yung kultura na daibig. Ang kultura na daibig na rin, yung maingay. Yung gini-invento niya yung kanyang pag-ibig. The attention of the master is
than you are God. When a faith is focused on the missionary, the attention of the master is thy God. You know, it's a beautiful. Kung tayo magkahanap ng pagka, nakain mo yung attention. Nakain mo yung attention sa akin. No? Ang binibigyan mo ng attention ay sarili mo. Ano yung problema nito? Mawawala yung attention mo sa iyong pinagbibig mo. Ito yung aking ginawa. Hindi yung maganda ng ginawa mo. Makakalimutan natin na rin kaya ang ginawa ng dami sa Diyos. Kaya sa ating kanina, yung isa sa ginawa nito, no one is greater than the other. Kasi pareho lang kayo yung janto at yung ano ba yung ginagawa ko sa simbahan ay pareho lang ay nabibigol ng mahalaga yung makita natin ay yung dapat na magbibigol ng focus ay kanino na nabibigol sa Diyos. Kaya ay dapat na magbibigol ng focus ang Diyos. Hindi yung pagbibigol ito po. No? Hindi yung pagbibigol ito po. O hindi yung pagiging kalitista mo. This is just one of the work of our Lord Jesus Christ. Kaya, isang mahalagang characteristic ng isang nag-bibigol in spiritual service ay silent worker. So, ano yung muna? Welcome and pangalawa, silent worker. Okay, parang may hindi ko ang tayo sa sila. Ano ba ang lukot niya? Lara. Ato, flexibility of time. Flexibility of time. Ibig sabihin, flexibility of time, nakaka-adjust ka. No? Kapag sinabi mo, ay, hindi ako pwede mo nito, kapag hindi mo nito. Yan ito. The German exegete and the German has more effects of the man like angel of Jesus. What was in the man in this during this time when there was before the earth, during the time of Jesus. No? In other words, before the earth. But Jesus was a speed and an unconventional and unusual time. Kasi ba, after the earth, while the Lord was suffering, will it be possible to restore? Ito pa yung sinabi. While we are at the suffering, during suffering, we are there. Will it be possible to restore in the manner of the servants a third quality of the servant mind? The servant mind is not ultimately controlled by human calculations and conventional staples and agendas. It is flexible enough to allow the times and seasons to be set by the master. It is ready to be surprised by the unexpected. The new, the unusual mode of service. In short, the servant mind is free. Not obligated to what is simply customary or conventional or familiar, but ready to let go into a deep waters of the unknown. That familiar, that timely, that new. Huh? Alam ko minsan, isa ko sa mga naliling nangita ko sa mga parokyano. When I approach them for a certain work, ano kaling nasabi? Hindi ko alam yung pato, hindi ko kaya. Hindi ako pamilyar niya. Pero kung nasa atin kayo dito, hindi. Alam mo, direct pa kayo ng pros ng pari. Ibig sabihin, saan mo yun?
So ngayon, hindi lang kayo paso-paso pupuntahan ng pare, kapag walang nakita sa inyo. No? Kapag pinagpagawa kayo ng trabaho, no? Sana huwag nang palapasin yun. Kapag pinag-usapan natin yung service mind, yung servant mind, yung service mind, yung sabihin na ay flexibility of time. Hindi lang mga flexibility ng oras ng tayo. Ngunit yung sabihin kaya na kaya siya sabihin mo na bago pa lang sa araw ko ang pamilihan course o workflow. Pero kung sabihin mo natin, yun yung pag-aaralan. Na pag-aaralan mo. Kasi yung skills na developed yun. Pero kapag hindi ka lumusog doon, hindi mo magagawa. So yung tinatawag ko natin, yung servant mind, ano yun? Free. Kasi kapag sila yung mga ito lang yung ayaw ko. No? Kasi baka hindi mo napapansin ang pangalaw niya, kaya ka sinabihan. Pati ko lang yung sa buong parawa sa parawa niya. No? Kung hindi kaya ng boss mo, no? Alaala ko yung isang kaibigan kung sinabi niya na, ah, kapag sinabihan siya ng kanyang boss, sinasabi niya na, alam mo ba ito? Alam mo naman sa pangyari. Opo, alam mo yan, alam mo yan. Ay, hindi niya alam. Pero ginagawa niya, nag-research siya. Nag-research siya. Yun ang sana ba yan? Flexibility of time. Kasi ano naman si Kaya, ha? Ang gusto niya rin, mag-uwi ko. Ang gusto niya mag-uwi ko. Ang gusto ko niya mag-uwi ko. Maaaring hindi yan yung hindi yan yung nakikita ko na galing mo. Pero dahil gusto mo lang maglingkod, ano? Yun ang mahalaga. Sa mga ibang mga professional kasi ngayon, sa mga kapag sila namin yung professional, hindi na pakasunin na. Pero yung server pa, kahit hindi mo profession na, kasi gusto mo mag-control. So yun po ibig sabihin ng flexibility of time. Napakalawa ng flexibility of time. Hindi lang mo, hindi ko lang oras ko. Kaya kung isang ipigyan natin ng paraan ng mga tao na kung tawagin natin ay yung biyan o yung tawag natin, beyond the call of duty. Yun ang mga servant mind. Next. Pangapat, willingness. Willingness. So yung tiyan niya sa akin, gusto. The words of the people sa servants render only when the Lord is not. Para sa mga nung panahon ni Jesus, ito yung kutawag ng slave. This is not so fast as the washing of the process of the work of the involving washing, real, drying, fulfilling of the crown, slave, smell, and feet. Narang ba na kapag ito yung this fact suggests a form of value in the servant of man. His willingness is dead. His inner compassion will insert the ground that is dirt, ugliness, negativity, to wax, to clean, and the flesh, even means being stained and dirt in the process. A servant who is too clean, who is unaccustomed and affected by the dirt and ugliness that mar people's lives, their way, their memories, and their future, has not yet assimilated the servant mind of Jesus. Kaya sa atin, may sabihin tayo ng Tagalo, mga Pilipino, kapag gusto, may tarahan. Pero ang tarahan po, no? Willingness. Willingness. Alam niyo ako po, si po, ako dalawa na talaga yung parang natin sa mga nabili ko sa simba. Itong pangako ay itong pangako. Yung
deserve. At yung flexibility of God. Next, self-giving. Well, alam naman po natin dito. So, self-giving and self-donation, halos pareho naman ito, ano? Pero, yung self-donation is higher as a similar spirit of self-donation in your service. Yung self-giving, baka mamaya, yung kayo nagbibigay ninyo sa sarili na naging independent. Yung self-donation, parang pinasabi na, pinutulungan kita para matulungan mo ang iyong sarili. So, aling self-giving, self-donation. Next. Self-donation. Maglalang na paliwanan na lang ako. Pwede na kayo sa text, bro, regarding the reserve of this act of service that has been used for the gospel of the Lord, reserved even at times, prospectively silent in regard to details. We do not know how this is moved. We have been described from this voice, this is the Savior. We appear as a great of contrast, here we are so glad in the multitude of times that has allowed us to see. We glad in our lives, we want to how he rises from the table, how he promises our garments, how he runs a power around his waist, how he washes his friends, then he wipes them dry in the hall. Why do you surprise Peter? And they don't know that. Perhaps I suggest that someone will play this all the little game of what's that. Someone who need not seek the voice of consciences, for it is fresh and content. In the little seemingly insignificant details that make up one's life. Simple. Well, yun lang po yung reason ng ginagamit ni Jose Maria Escriba, yung palagay, no? Many things, extraordinary things, in extraordinary way. It's okay, it becomes a part of the system. It is speak of self-love. Next. For love and service, let us need. We need to serve like the Lord in each and every living of our family. Today, I am meeting another example of the Eucharist. Why? Kasi ito po yung tema na Pilipino Catholic Church sa Eucharist. So, ito yung vision na nasa ng pamita ng CDC for this year 2016. Pilipino Catholic Family of the National Disciples of the Eucharist. So, ito sa mga kaya ko for family prayer and for free passing. For a lot of the service of the Eucharist of private class giving, keeping for the unity of Parliament with Parliament Affairs, all the events and inner resentments. For a simple pastoral analysis and events in the same. Kaya ako pa po nag-iigating na in-essays mo yung pag-iigating. Walang sa gusto. Kaya pwede po ako na forgiveness.
It is pagiging atin. No? So, maraming nakakawa ka ng mabuhay in the service of pagiging atin. It's not really service. It's not really service. Ah, ibig sabihin, tumulong pa rin ito para magandihan ng kabila. It's not really service. So, bringing power sa mga Kristalang okay, sa sports of life, healing is strength. So, bahagi nyo, kapag tayo ay nagkakaroon ng problema, alam natin tayo ang kakasama. Pero kailangan yung pagkakasama, ngunit yung hampong supplication. Pangapa, alam naman natin, the family will pray together, stay together. Number five, we are all stars and master leaders, must return to the spiritual power of the praying, and scooping for him was it. So, power of him for prayer and scooping for him was it. So, panalangin ang pagiging ko. Do I have, do as I have done as the lady of the Lord has revealed, we, kasama ng divinity, we, joy, we, faith, and we, love. Seven. Love. Pope Francis and the family. Ito, binibigyan lang ito ng pansin yung kahalagahan ng pamilya. Sana ito po higit na magpapasimula sa pamilya. Sa pamilya. We go back to the family. Ito po yung mga dokumento ng simba na sinasabi lang na eh, lahat ay kinakailangan sa pamilya. Next. When it came to the pastoral teaching of the principal values, stories concerning the following, on the way to the start of the address of the president, on the Delegato of Malacanã, he spoke about it during the homily, in the Manila Cathedral, and at the concluding mass of the Mecca. So, lahat yan ay may kasama ng pamilya. Pero ang pinakamalaki nito ay sa arena ng the Mall of Asia. Hindi tayo yung kapulog. May representative dapat kayo mo sa mga family. Sino sa inyo kasama yan? Wala makasama sa inyo? Makasama kayo dito sa Mall of Asia? Opo. Oh. So may mga pamilya, representative tayo lang. So, he bought his story about the Lord because he saw him on the attack on the red and the blue. Nakita namin mo sa kanyang pagkukul sa ay ideological colonization. Yung term na ideological colonization. Ibig sabihin, we are being colonized not by gods, but by idea. So, dahil by the way that we serve, by the good of the general, and a lack of openness to life. So, it's a little bit of the Indian, the lack of openness to life. So, kaya papasok ko yung aborto, euthanasia, ito yung sinisira sa pamilya. Sinisira sa pamilya. Kahit ang problem the problem of brothers, ay kukawin ni sir po ay isang laking pinupilit yung pamilya. No? So, sa letter of therapy, the respect of the rehabilitation, ang dami sa San Pablo, yung
dependence. Kasi baka sabihin tayo lahat ay salita lang, salita lang ay ginagawa. So, humihingi ng dalawang presente. At siguro ako, malaki kinalaman dito ang pamilya. Kahit mo sa mga brother and teaching centers, may kahalagahan po yung posisyon ng pamilya. Honor of our world means good in so far as you overcome distress. Nakakita ko yan na pili. Needs, holy, and loving families to protect the living of your family. In God's world, will be a support in some of our family, even if it's in the families of men who's trying itself. So protect the families. See in them their mountains and let this treasure. And always and always we pray in the grace of the sacrament. Families should always in their lives about any level of the death. When families bring children to the world, pray them in faith, and some value in this world to come to the new society, they become a blessing in our world. So, lahat magsisimula sa pamilya. Ayusin natin ang pamilya natin. At yung problema ng mundo na ginagawa natin, hindi na madadala ng kaguluhan. Pero, bahagi, sino ba po sa inyo ang mga nagtutok sa pagsama ng kasali? Sa mga kasali? Meron ba ang mga sa mga kasali? Sa pre-kala. Bahagi yun po, ako sa kinakailangan. Kasi bakit? Kaya ang nasa ato, kumuha ko sila. Eh, kung patay mo sa inyong pamilya, hindi ko ako magkamalangin. Ay, tumuha mo sa inyong pamilya. Kaya na, humutong lang ang bibig. Humutong na lang ang bibig. No? Kaya kung isa napakahirap, kung isa napakahirap pero kinakailangan ko. Umahali ko rin. Pasa ulo natin. Yeah, this is
sinabi mo yung pare, o pwede mo ba magpapasal niya? Kasi pinagalala ko sa inyo eh. Di ba? Kaya kung hindi pa kaya yan, hindi pa paligid mo pa paligid. No? Oo. So, bakit hindi po naman ako sa inyo naman? Sabi ko, yun ang katawan ng pin. Nagsesyon na sila sa kapumata sa kapay ng mga kapitista. Pero, nakapag-ikinasal sila, extended family. No, we go to the
Wala pa eh. Kaya nag-alaga pa po. No? Isa yun. May difference kay Roy sa Francis. Hindi lang parents. Pati grandparents. Hindi lang kawawa na mag-alaga yun. Siyempre, food and education. Millions of Filipinos and Filipinas take the hard work of immigration to foreign powers to provide a new and dignified life to unemployed families and bright of future. In many families, the artists in the middle of them take a hundred to the class of their parents, send the younger ones to schools. Will ultimately be a powerful voice to such as well.
It does not want to be part of me. Next. So, prayer of our hearts must stay in my life. As our hearts of prayer together,